This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. Anong inspirasyon mo ron? Una-una yung title, tapos yung chorus. How did it come about? Actually, ano yun eh, balak talaga namin gumawa ng slow jam. Sabi ko, gawa tayo ng ano, medyo ano tayo. Sabi ko, nag-sign tayo ng label, baka mag-ask sila ng something na ano, na kailangan medyo pang radio. So, syempre, kailangan natin yan. No? So, commercial talaga. Bigay, no? Bigay yung ganito na hindi rin todo na talagang sobrang simpy na sobrang nagsusumamo na. Alam, medyo astig pa rin tayo, sabi ko gano'n. Tapos, one time, pero wala pa kami maisip na kung ano. Tapos, nagpe-play lang kami ng mga, yung mga stock na beats doon na wala pa talagang structure. As in, talagang ano lang, kunyari. Ng loop lang na may ano, na may mga progression na gano'n, na may gitara. Yung MIDI guitars, gano'n. Tapos, nag-shortlist lang kami na ilan. Siguro mga tatlo. Ito, pwede ito. Tapos, one night, nag-attend kami ng gig ng isang friend. Sinama ko sila. Tapos, umuwi kami ng mga 3 a.m. Tapos, yun, nagkikwentuhan lang kami na parang may isang ano eh, parang friend kami na ano eh, na kinikwento ko. Itong hirap ng store, ang hirap ng nangyari kay ano, kasi ganito yung nangyari sa kanya dahil parang ano siya, torn siya sa buhay niya na ito talaga yung true love niya, pero kailangan niyang dumiskarte, mag-aasawa siya ng foreigner. Parang ganun na hindi naman talaga niya gusto. No? Bad trip. No? So, doon namin naisip na parang yung story kasi nung ganun eh. Parang yes. Madalang siya, parang meron siyang true love, pero yung reality niya is ganito lang sila. Parang pressure ng pamilya na itong sumama ka dito sa taong to. Pero hindi niya talaga gusto. So, ginawa namin na parang ano kaya, no? Baka mamaya, nagkikita pa yung dalawang ngayon, nagtetext, kunwari. So may subtext, talaga gumawa kayo ng backstory. May backstory talaga yun. Tapos, nagkikita pa yun, mga ganun to, ganito. Tapos, naisip namin, yun na lang kaya, parang ganun na lang, no? Ganun na lang gawin natin, no? Ganun na lang, no? Parang ano, story talaga, parang ano, parang na ano yun, parang pili ko lang, lungkot naman yan. Yeah, talaga. Yeah. Ano, bad trip, no? Kuya, nagumagano siya. So kayong dalawa lang nag-uusap nito, ha? Oo, dalawa lang. Tapos nabuo na namin, sige, gawa na lang tayong story. Kunyari, may isang lalaking, ano, parang trip niya yung babae. Tapos, ano, yung babae, gusto rin siya. Pero yung lalaki, parang kunyari, papakulong, may lakad ka ba? Pag wala, di ayos lang ako, wala rin naman eh. Pero talagang, in reality, talagang gusto na lang. Atat sila, oo. Oh, atat sila na. Pero tapos, papakipot pareho. O, oh, diba, baka may ano ka, baka, kung wala ka lakad, ayos lang. Yung lalaking thirsty lang, kunyari, gano'n. Tapos yung babaeng, ano, diba, na parang gusto nila isa't isa. Tapos lagi silang tumatakas kasi wala silang label o ano, pero may mutual sila na ano, na thing, right, na real, parang ganoon. Tapos shit, sige, sabi ko, sige, kuha ko na yung cellphone, yung ano, isip lang, nakahiga lang kami doon mga hanggang alas 4. Tapos ni-record, sige, gawa tayo ano, ni-record ko sa cellphone kasi nakuha ko yung kiglak eh. Lagi siyang gano'n pag may naisip siyang melody, yeah. Ano, yes. Record niya sa cellphone, tapos gano'n. Tapos usap namin, ask ka ba? Tawa namin yung lyrics. May mga siguro yun, 3:30 to 4, tapos pinarinig ko siya. Ito na yung chorus, So, ganda niya. So, ano mang gagawin natin? Basta ako nyari, ganito, may story, nagkaano sila, ito, ganito. Yun nga yung kaninang sinabi ko na, yeah. Thirsty lang siya na ano, hindi ayaw niya i-admit na love niya yung babae, tapos yung babae naman parang caught up in sa situation niya. Sabi niya, true story, mga ganito, yun, nangyayari talaga to. Yan, sabi, oo, nangyayari talaga sa totoong buhay yan. As in, sobrang curious niya. Kasi bata, talaga bang may ganun? Oo, meron ganyan talaga sa totoong buhay. Pero na-explain mo na maganda because base sa kwento ni Sean, na-visualize siya sa movie in his head yun eh. Yes mo. And then lumabas as bars sa verses nung nadarang eh, di ba? So nung binalik niya sa iyo yung mga bars na yon. Wala, sabi ko, napraning ako, sabi ko, ano to? Ito na yun eh. Kasi ano eh, hindi siya natulog dun eh. 4 a.m. ako natulog na kasi tapos na ako eh.
na yung chorus ko. O sige, gawin mo na to ha. Asa, ini-expect, o sige, next week, okay na yan. Pero hindi siya natulog noon eh. Kumbaga, pagkagising ko ng mga alauna or mga 12:30, parang sabi na, okay na to, nagawa ko na yung mga verse, ganun. O sige, tapos sabi ko, sumabay record yung demo. Sige, record ko mamaya. Ano. That day, that afternoon, nag-recording kayo? Ano, siguro mga after 2 hours, ganun. What? After 2 hours, na-record namin yun. Okay, so natulog ka ng 4, nagising ka ng 1, pagising mo, pinahinig niya sa'yo, same day na yun. Na-record namin kaagad yun. Putya, ragis. Tapos iniisip ko, okay, sige, baka mamaya sulat ng puyat, mga ganun. Kailangan ng remedyo, ganun. Tapos, mismo na, may mga tono na, may mga breaks, parang, putya, ito na yun. Sabi, laking ginahalap. Ah, shit, walang remedyo, walang ganun, walang problema. Hold on, pero yung demo nyo na yun, is that the one that we're hearing ngayon sa Eric? Yun na yun mismo. What? Yun na yun. Kinilabutan yun na yun. Ako. Yun na mismo yun. Yun nga, wala na, parang hindi pa namin ito na sa mga ibang interview na discuss yung paano yung process nun. As in, same day lang yun, lahat yun. Tapos ang, parang inayos ko na yung arego afterwards, siguro nalagyan ng mga baseline, kasi walang baseline yun, mga ganun. Doing Nadarang, tanda mo, this was, now it's a mega hit eh, okay? Pero nung ginagawa mo, did you know it was gonna be a mega hit? Nung natapos na namin, hindi namin alam na mega hit ha, pero sa amin parang tuwan-tuwa kami, parang araw. Siguro mga isang daang beses namin pinapatugtog, ito si Shanti parang, ay, ang ganda talaga nito. Ay, ito na yun. Ganun siya ng ganun. Hindi pa naririnig ng label? Hindi pa. Okay, so no pressure. Inareglo mo. Masaya kayong dalawa. Pinarinig mo sa kamag-anak. Masaya kayong lahat. Finally, inilapit na sa label. O pinarinig mo muna kay Thea at kay Aris. Paano yung setup? Sobrang gusto nila. Sabi mo, ang ganda naman. Ganun. Parang heartfelt o yung message. Parang yung vibe ganun. Tapos ano din siya, medyo modern kasi hindi siya yung, unlike ng ibang styles na medyo, alam mo yun, same thing talaga, pati lyrics. Ito parang conversational, alam mo, may lahat ka ba mamaya, gano'n. Yep. Parang gano'n. Parang ano talaga, parang approach talaga ng mga, parang new approach, gano'n, sa writing ng mga ano, rappers. So, ayun, pinarinig namin, tapos excited sila. Sige, iyan na natin to, para masama na sa promo this, para sa December, gano'n. Tapos, ayun, actually, ano, may ayun, sinasabi. So, lumabas. Tapos, anong pick-up niya? Right away or snowball ang... As in talagang, ano, biglang pang, ganun talaga. Anong feeling? Nagkagulutan talaga lahat kasi mga taga-UR, parang biglang gumawa na ng GC sa Facebook na, what? We're shook. So, ngayon, alam mo may pressure ka? Oh, ako parang... parang hindi pa ako nag-ihilamos. Hindi pa ako nag-ihilamos. May ganito na. Parang ano. Doing ka namin. Parang ganun. So ngayon, alam mo, magkakatingin na kayo mag-uncle. Di ba? Parang, what's next? Oh yun nga. Parang, oh, ba to? Kasi parang, may nagsisend na sa amin ng mga screenshot na, kanyari, iTunes number 1. Tapos nangyari, Shanty Dope, album, ganito. Ano daw lang? Drake, Eminem. May mga ganun sa, butang, parang dalo. Dalawa lang tayong Asians dito, isa BTS pa yata, parang ganun. Parang ganun yung nasa charts eh, parang to ba to, parang ano, hindi kami makapaniwala sa Spotify, parang number 1 siya for how many weeks, ganun.